Magandang buhay mga kapatid. Welcome to our vlog. So medyo na-miss lang namin, na-miss ko lang mag-vlog. And naging busy rin kasi kami nung the past 2 weeks namin kasi sa mga interviews, like sa mga at umattend rin kasi po ako ng 2 weeks na orientation and career development workshop rin sa Manitoba Start. Like nung nabanggit ko last previous vlog ko na nag-sign up kami for the Manitoba Start para to familiarize kung ano ba yung mga dapat gawin at anong tamang pag-apply or pag-ayos ng CV or paggawa ng CV, paggawa ng cover letters. So for 2 weeks yun ang pinag-aralan at parang pumasok ako sa isang career development workshop. So i-share ko lang yung experiences namin, most especially yung pagsakay ng bus. Halos magkandaligaw-ligaw kami sa going to downtown, pero eventually nasanay rin kami for 2 weeks na yon. Kumbaga alam ko na kung saan tamang bababa ng bus stops and saan tamang bibili ng ano ba to, yung mga bus tickets. Okay, so malaking pinagkaiba kung yung buhay namin sa Abu Dhabi compare dito, kasi syempre may mga sa UAE is medyo mas advanced na sila in terms sa mga transportation. And yun po, i-share ko po lahat po yun. Sana po panoodin nyo lang po itong whole video nito at hopefully po marami kayong matututunan sa amin. And i-explain ko kung bakit recommended. Ngayon mas naiintindihan ko why most recommended na Manitoba Start ka, most especially kung newcomer ka. So bago yan, intro muna tayo. Yun. So ano pa ba yung experiences at mga hindi makakalimutang kaganapan for the past 2 weeks po? Ngayon po yung first time nag-bus kami. So medyo nagkandaligaw-ligaw kami sa ano, kasi may website kasi dito na yung Winnipeg Transit, or yung kasi yung application niya medyo, ewan ko, medyo nahihirapan kami mag-intindihin kung paano yung gamitin niya. So mas ako, gamay ko yung website nila. So chinek ko lang from our area going to downtown. Unfortunately, we thought that doon ka bababa mismo sa Manitoba Start. So napalayo kami, naglakad, bumaba uli, nagdalawang sakay kami. So buti na lang may bumili ako ng 5 days na unlimited ride sa 7-Eleven. So it cost $23 for 5 days. So buti na lang ganun, kundi or meron rin kasing yung ticket na pwedeng mag-transfer ka, bibigyan ka ng parang maliit na parang i-scan mo yung something na pwede ka lumipat from one bus to another bus kung sakali na maligaw ka or kung lilipat ka ng panibagong ano. Kasi usually dito yung mga bus dito, minsan pag medyo malayo na, dalawang sakay siya. Bihira lang yung talagang isang ride lang ng ano, based on my experience. So for the first 2 days or 3 days, ganun nangyari sa akin. Nagkakamali ako ng bus stops and kailangan lakadin ko na lang malayo. Pero ang advantage lang kasi noon is napafamiliarize mo yung kung saan yung ito pala yung Winnipeg Police Station, ito pala yung Millennium Library, ito pala yung dito, ito pala yung place na to. So maganda naman siya. At nga, kumbaga ako kasi mas maganda yung naglalakad ka, at least nakikita mo yung ito pala, para next time familiar ka na. Now first day and second day of my class, kasi yung first week sa Manitoba Start is for entry program. So doon yung mga anong dapat gawin,
ano yung bawal, yung mga pag-aaralan niyo yung law dito. And ang nakakaano nga lang na yung nalaman ko lang na medyo sensitive sila pagdating sa mga pabango. So hindi allowed yung malakas yung pabango mo, unlike sa UAE, kasi kung karamihan sa mga yan sa mga siguro nanonood ng mga taga Dubai or Abu Dhabi or anywhere in Middle East, most especially sa mga Arab, yung malayo pa lang amoy mo na yung pabango nila. So dito is hindi nila inaallow yon, even cologne, yung malalakas na ano. So very sensitive sila, it's to protect rin kasi yung mga taong allergic sa mga ganung amoy. So much better kung newcomer na katulad ko, so dapat medyo ilelas natin yung paggamit ng pabango. Kung hindi sanay, syempre maliligo lang and then make sure na walang amoy yung katawan natin to able to hindi naman maka-affect sa mga kasabayan natin. Ano pa ba? Mga benefits dito na napansin ko lang habang naglalakad kasi ako sa downtown is ang daming mga non-profit organization or government organization na mga sumusuport sa mga newcomers. Kaya nakakabilib kasi ang dami, sobrang dami yung mga nadaan lang, may makikita ka agad na sa building na for newcomers, tutulungan kanilang maghanap ng trabaho, tutulungan kanilang maggawa ng CV, ng resumes, and at least ang dami. And ang dami rin benefits, lalo na pag mga newcomers ka. Unfortunately nga lang, dahil nga sa pagbago ng how, kung pagpaprocess, sa mga newcomers, ano ko lang pala yung pagkuha naman ito ba health card, it will takes time para maibigay sa iyo yun. So unlike before, the way back is on the same day may bibigay na sa iyo yung health card. Ngayon is iba na, so you have to wait for 46 weeks para makuha yung health card. Unfortunately, kung wala ka man ito ba health card, hindi ka makapag-apply sa lisensya, hindi ka makapag-apply sa child tax benefit. So kailangan mong maghintay talaga doon. So akala ko ako lang yung naka-experience niyan, pero yung nakita ko yung mga kasamahan ko sa workshop is pareho lang ng naranasan ko. Ngayon, advice ko lang sa mga newcomer yung mag-a-apply, and make sure lang na kumpleto yung documents niyo pag pumunta kayo doon sa center nila, and mag-bring na rin kayo ng document na, kasi hiningan kami ng document na nagpapatibay na dito kami titira, ilang months or year kami titira dito. Katulad sa kapatid ko, for example, sumulat kami na dito kami titira sa kapatid ko, within 1 year dito ako mag-i-stay. Tapos pipirmahan nyo ng kapatid ko, tapos ipapanotaryo namin. Nagpunta kami sa MacPhillips, libre naman yun, and ano naman siya ng government. Tapos hindi na kami bumalik dun sa Manitoba Health Card Centers. Ang ginawa na lang namin, in-scan at sinad na lang namin through email. Makaka-receive ka naman ng notification na na-receive na nila. So make sure lang na i-check nyo yung kung hindi nyo na-receive sa inbox, make sure na i-check nyo rin yung spam ninyo. Kasi usually, karamihan sa mga settings sa mga email natin is yung mga hindi common na emails is nandidiretso sa spam. So double check yun, kasi ganun yung nangyari sa akin, na na-check ko lang siya sa spam yung reply nila. So yun lang, yun yung advice ko. And the SIN, of course, on the same day makuha nyo rin yun. And the good thing lang, 2 days ago na-receive na rin namin yung PR card namin, family. Unfortunately, yung sa asawa ko lang hindi na, no, kasi hindi siya naka-receive, kasi naka-receive kami ng sulat from IRCC na kailangang i-repeat niya yung pagpapapicture sa mukha niya. Siguro yung during the immigration, lalo sa mga newcomers, alam nila yun na pipicturean. So make sure lang na siguro magkaiba yung mukha. So pinabago lang yung picture. So pinadala lang namin. So siguro hopefully
within 1 week or 2 weeks, ma-receive na rin namin yung response na yan. Maka-receive na rin siya ng PR card. Now, once na magkaroon ka ng PR card, then pwede ka na mag-apply ng credit card. So, mag-apply na ako ng, pupunta ako later on. Siguro punta kami sa Walmart or sa Superstore para mag-apply ng credit card. Para at least makapag-start na kayo ng magkaroon ng credit history. Now, back to the Manitoba Health Card. Manitoba Start. So, maganda yung program nila. And, ang daming natutunan. May mga, syempre, lahat ng bansa naman kasi is iba't iba yung culture, iba yung the way kung paano nila hinahandle yung law nila dito. And, more nag-focus kasi kami more in mga, ano makukuha yung benefits. Ang kaganda, ang isa lang sa mga na-realize ko na, of course, mas maganda yung nakikinig tayo sa mga nauna dito. Pero, ang pinakamagandang advice is, better yung, ikaw yung first hand na makakasagap ng information. Anong ibig sabihin nun? Usually kasi, syempre yung mga na-experience ng mga nauna sa atin, is iba sa may experience natin. So, katulad ng mga information na pag sinasabi ko sa kapatid ko is medyo hindi siya familiar because ito yung mga updated ng mga nangyayari ngayon. Kasi yung kapatid ko citizen na, so karamihan sa mga benefits ng mga newcomers dito is hindi na naman nila nakukuha. Meron rin yung mga katulad ng Manitoba Harvest something na every once a week or two weeks yata, correct me if I'm wrong, na may marireceive ka na grocery items. So pupunta ka lang doon, pakita mo na yung health card mo, ito mga bibigyan ka ng grocery items. Diba? Sarap maging newcomers dito. And then, of course, yung mga dapat iwasan dito kung at mga behavior ng ano kasi napakadaming madaming immigrants dito, most especially dito sa Manitoba. Nakakatuwa lang isipin na alam nyo ba na tayo, yung dialect natin ang second sa kumbaga language dito sa Manitoba. So ibig sabihin lang napakadami natin Pilipino dito. So una ang English and second ay Tagalog. And would you believe na ang French is almost mga pang-tatlo, pang-apat lang sa dialect nila, most common na dialect nila dito. When the, yung natapos yung first week for the entry, kasi ginawa ko lang 2 weeks yung ano ko, pinagsabay ko na yung entry and pumasok ko ng 9 to 12 and then 1, 2, 4. Yun naman yung sa career development. So, ang daming ko natutunan mo, especially sa paggawa ng resume. Ano yung mga dapat tanggalin? Ano yung dapat i-focus mo? And sobrang dami. Kumbaga, hindi ko ma-explain lahat, pero I truly advise, I recommend na yun ang kunin sa mga baguhan, lalo na sa mga pupunta dito sa Manitoba. And take advantage all the benefits na makukuha natin. Kagaya na, today, pupunta ako sa Manitoba Star para naman sa career coach. Kung ano yung mga i-advise nila regarding sa resume ko, ano yung babaguhin and how to create the cover letters, ano yung kokorek, ano yung dapat i-focus ko. So madami yung gagawin namin. So kagandahan sa Manitoba Start, ang program kasi nila is to help you to get a job and then hanapan ka ng employer kung wala ka pang trabaho, kung may trabaho ka naman, and then better. Tapos, on Wednesday, may mga during my class kasi, may mga nare-receive na rin akong mga interviews. So, nag-try lang ako ng mga interviews, nagpunta ng medyo may malalayo, may mga part-time na work. Pero, I focus kasi sa full-time ngayon kasi, I don't know, mas prefer ko kasi yung full-time para hindi ko pa maisip yung mag-part-time ako. Anyways, yun lang po yung
ma-share ko, ipapakita ko na lang yung mga clip, yung mga kaganapan, yung mga naligaw ako, yung mga kasiyahan namin, yung graduate kami sa Manitoba Start. And hopefully po na may share ko pa sa next vlog po yung mga natutunan po namin dito sa Winnipeg. So last, ako nga pala, share ko lang po yung last Saturday kung nalangkam kami ng mga community dito, mga Filipino community dito na nag-surprise sila, nabigyan kami ng mga gift na pang mga jackets, mga damit, mga gamit sa bahay. So nakakatama ng puso kasi yung warm welcome nila dito sa Winnipeg. And hindi ka naman ma-homesick dito kasi ang daming Pinoy. Every store may mga Pinoy dito. So nakakatuwa lang. And although iba pa rin yung buhay sa city, sa Abu Dhabi, kasi kami, nakatira lang kami pagbaba namin. Yes, Alwada Mall na. Lalakad lang kami kahit hindi pa kami naliligo or nagto-toothbrush o nagilamos lang kami just to go to grocery para mamili. So, malaking pagkakaiba dito. But, syempre, ito yung piniling, buhay na pinili namin, which is maganda rin namang benefit sa mga anak namin. So, that's the reason naman kung bakit kami nagpunta ng Canada is because of them. So, hanggang dito lang po. And, don't forget to subscribe, share, and like our video po. And, share nyo na rin po sa mga tao po na nagbabalak pa rin po, most especially sa UAE po na nagbabalak pa pupunta dito. Masaya po dito, just ano ko lang po is prepare yourself, and kasi kung ang balak nyo pumunta dito yung mga November, December, medyo malamig na po dito. Pero pray lang po na may ibigay sa inyo yung pinagpipray po ninyo, ihanda nyo lang yung sarili po ninyo, and masaya po dito. Maraming benefits, most especially po pag may pamilya po kayo. Okay? So, muli po sa susunod na pong vlog. Pag hindi po kami busy, maraming kaming utang live. Plano sana namin na i-discuss yung timeline namin. Unfortunately, yung asawa ko kasi is may interview today. So, hintayin ko lang siya. And then, baka gumawa kami ng another vlog within this week para naman sa aming timeline. Okay po? Maraming salamat po and God bless, and please subscribe and share and like our YouTube channel. Mula hanggang sa muli po, babushka!